Hello guys, kumusta na kayo? Ito na nga, katapos ko kumain ng lunch, ay umalis na yung mga amo ko, kaya malaya ako maglinis sa sala. Kaya ngayon, kami lang kasi dito at umalis rin sila, so ako lang mag-isa. Kaya nagplano ako linlabhan ko yung mga cover ng mga upuan nila kasi sobra ng dumi at ayoko yung mabaho kasi yung mga bata dito, pati pa nakaupo akit doon, ano na siya, ano na, blue, navy blue yan siya ngayon, hindi na blue, hindi na navy blue, may halong brown na kasi yung mga dumi. Kahit ano, pinupunasan ko yung mga patak-patak ng mga pagkain na tinatapon ng mga bata dyan, wala, ganun din, hindi mawawala kung hindi mo labhan. Kaya kaya sabi ko labhan ko to habang wala sila. Yan. Labhan ko yan kasi may automatic naman kaming washing machine. Ayan, kahit nagkakapagod tanggalin, pero ano na lang nga, pinilit ko para lang malabhan kasi nairita ko magtingin sa mga ano, yung mga bakat-bakat na mga tulo-tulo ng pagkain, pag kumain ng ice cream yung mga bata, kahit mga matanda, hindi marunong. Oo, kaya na. Na ano, puro patak-patak yung mga ano, upuan niya. Ayun po yung upuan, ano pala mag-cover ng upuan dito, may pagka ano, yung parang ano siya, yung hindi siya, balibuon siya, pero madali lang siya labhan. Buti na lang, December to, so easy lang siya tanggalin. Ewan ko kung labhan ko to ng was, hindi kaya to liliit. Ito na naman ang problema ko pag lumiit to. Kaya lang, plansahin ko na lang para hindi siya masyado. Pero automatic naman itong gagamitin ko. Kaya hindi yato masyado maliliit kaysa doon sa ano yata, sa manual. Kasi pag manual, masyadong ano siya. Tawag niyan, ilagay ko lang sa gentle yung setting sa washing para hindi siya maliit. Ayan na siya. Grabe, ang sakit ng mga kamay ko dyan sa katanggal. Kasi first time pa yung nalabhan. Kasi pinupunasan ko yung mga dumi, yung mga taong-taong yan. Nandyan pa rin yung baho niya pag nagtagal. Kasi yung sala namin, nandyan yung lolo namin, nagka-standby dyan. Usok sa sigarilyo, nandyan lahat. Nag-ikot-ikot. Kaya nabuong kahit anong linis mo, lagay ng pabango. Nandyan pa rin yung usok na sigarilyo. Yan, nilalabhan ko talaga siya. Hindi ko nanggigil pala, ayoko yung daming bakat-bakat. Nilalagyan ko yan dati ng cover. Sis ko, walang useless nalagyan ng cover. Ayan na, nakalbo na siya. Ayan, tinanggal ko na lahat. Yung cover lang niya. Yung ilalim, linisan, pati itong luma ng mga upuan, nilabhan ko na rin. Nilabhan ko na. Ayan, malinis na. Ayan, wala na siyang sano. Nilagay, labhan ko na siya. Ayan, ngayon, pinasok ko yung upuan na sa labas sa terrace kasi ngayon marami na nagsasandstorm na yung alikabok. So, para hindi ako mapagod, nagpaglagay ko siya sa loob. Kasi nilabas nila yan kasi nung may party dito, nilabas nila para maluwag ang sala. Ngayon, ipasok ko naman kasi nag-alikabok na yung lumilipad na yung mga sandstorm ngayon kasi summer na siya, kaya grabing alikabok na. Kaya, grabe ang bigat niyan. Oh my God, ako lang mag-isipin. Sa bagay, ang mabigat dito, gagaan. Kasi wala kang choice, kasi ikaw lang mag-isa. Malaki yan. Pag hindi ka sanay talaga, malaglag talaga yung matris mo. Malaglag talaga yung matris mo. So, ang tagal ko tagal ko napasok kasi iniisip ko pa kasi kung anuhin ko, paano ko gawin to pang kapasok to siya. Kasi galing yan sa labas dati, o galing yan sa loob dati, sa sala. Tapos nilabas nga yung may parte dito na maragalangan ng lagyan ng mga lamisa. Hindi man kasi, kaya hindi na pinasok sa mga anak. So wala man kong choice, kaya wala man mga anak dito, lahat ako lang. So, naghanap ako ng paraan mapasok ko siya kasi alikabok na nga ngayon kasi magsa-summer na. Tapos tanggalin ko yun yung carpet dyan.
Kasi yung aircon dyan sa taas, tumutulo yung tubig, mababasa yung cartridges. Kaya tinanggal ko, labahan ko na lang. Ayan, ang tagal-tagal ko nakapasok niyan. Grabe yung hirap ko lang mag-isa. Sabi ko, Lord, help. Lord, bigyan na ko lakas na mapaano ko to. Ayan, grabe yung hila-hila ko dyan. Magbigay ang hanap ako ng paraan. Para lang siya papasok siya sa loob. Kahit mabigat ako lang mag-isa, tapos dinadahan-dahan ko rin kasi baka mabasag yung pintuan. Kasi yung pintuan nila, ano yung glass siya na double glass. Kaya ayan, tawag, labas-pasok, ang hirap. Nag-isip ako kung paano ko gawin, nakapasok siya, ako lang mag-isa. Ano na siya, sabi. Kahit anong gawin ko, ako lang talaga, wala akong choice, wala akong ibang tawagin, ako lang, ayan, kahit mabigat, ang mabigat dito, dagaan talaga sa'yo, kasi ikaw lang mag-isa, wala kang choice. Ayan, dito ko talaga mapasok-pasok. Ayan, dito ko talaga mapasok-pasok. Ayan, anong ginawa ko? Binaliktad ko na talaga siya. Ayun, binaliktad ko na siya. Ayan, napasok ko sa wakas. Ayan, napasok ko rin siya sa wakas. Idahan-dahan ko lang ako. Ganyan ako pag may gusto kong gawin, na gawin ko talagang maayos, idahan-dahanin ko kasi wala naman akong bata na bantayan. Kasi kung nandito yung mga bata, mga apo, hindi ko yung gagawin kasi walang nakaka-irita yung mga daming bata, disturbo kayo. Kaya gusto, pag ako gumawa ng ano, maglinis ng general cleaning, gusto ko yung walang mga disturbo mga tao, mga bata. Kasi dinadahan-dahan ko yung para magawa ko ng maayos. Ayan, nasa wakas. Sa wakas, sabi ko sa sarili ko, hey, thank you, Lord. Kahit mabigat na kaya ko rin at na, sakit ng likod ko niyan. At sa gayon, siguro ni bukas, ang resulta ni yung sakit sa likod, ay inuman ko na lang nang siya ng ano, pain reliever na gamot para hindi siya malala. Oo, ganun talaga, wala tayong choice kasi ako lang talaga isa, kaya ganun. Ayan, sa wakas napasok ko na, inayos ko na at pati yung nilabhan ko na rin yung mga ano niyan, cover, lahat sila. Ayan, yung sala namin pag uwi ng mga amo ko, kalbo siya. Hindi naman sila mag-react kasi alam nila naglilin, inaano ko. Ay, alam nila na ayaw ko yung ano, yung daming dugyot, yung mga upuan. Nainis ako pag ako naglinis, ang dami, yung mga bakat-bakat, ewan ko ba, mga taong wala kasi sila pakialam. Walang pakialam. Tapos nahiya ako pag may mga bisita, ibang tao pupunta tapos ang sala, madumi. Ay, yung mga upuan ba, daming bakat-bakat. Kahit ano, sinasabon ko, pus, pag pumunta dito, ano naman, ay, ako. Kaya pag ano ko ngayon, pag naglalaban ako, maghanap talaga ko ng cover doon sa taas. Yung pare-pareho ang itsura kasi yung cover ng amo ko na kinover dyan dati. Yung mga ano yun, yung mga bedsheet yun. Kaya lang na iba-iba ang color. Ano ba yun? Kaya pag na-visita, embarrassing kasi iba-iba ang color. Sabi ko, pangit man tingnan. Uy, dapat pare-pareho ang color. Yun man, iba-iba ang color. Pero ang tekniko ngayon, pero hindi yan madumihan. Yung pag may mga bata, saka kung kabiran ko sila. Pag wala ng mga bata, saka tanggalin. Kasi yung may bisita kasi minsan yung mga kapatid ko, amo lalaki. Mahiya naman tayo. Kaya tinaano ko. Ayan na siya. Inayos-ayos ko na talaga yan lahat dyan. Ang buong sala namin, nakalaan na siya. Tinanggal ko lahat. Kasi madali na naman sila siya labahan. Ayan na. Pati yung, ayan, tinanggal ko na ang mga cover. Matigas. Ah, ang sakit sa kamay. Pero okay lang, dandahan hanggang matapos rin. Wala lang isang labahan. Hanggang tinanggal ko na rin yung. Isang beses na naman to. Sa isang taon, ginagawa ko. Hindi ko ito tinatanggal na buwan-buwan. Hindi. Isang beses lang to ginagawa ko pag malapit na ang Ramadan. Kasi pag malapit ng Ramadan, nag-general cleaning ako lahat. Ng mga kabinet, lahat-lahat. Mga kabinet, ng mga lagayan, lahat ng mga plato, lahat. General cleaning ko yan kasi para pag Ramadan na, hindi na ako maglinis. Kasi pag Ramadan na, wala na, hindi na ako naglinis na masyado yung linis na linis. Kasi
pagod ka na magluto, ka na magpagluto, ka ng non-stop ng pagkain, walang katapusan hanggang gabi, kaya hugasan, walang hugasan marami, magluto ka ng pagkain, pagod na yung kamay ko, kaya pag nag-Ramadan, pagpagpagpag lang, ganun lang, pinabayaan ko, tapos yun lang, ganyan lang. Ganun talaga, pag Ramadan, wala nang time ka magkutkut-kutkut, ay nakakapagod, isang buwan ka magawa ng pagkain, pagod yung kamay ko ha, sa pag Ramadan. Ngayong next month, March, maggagawa kami ng maraming pagkain na yung mga ano, balot-balot, mga potato ball yung binabalot, tapos ilalagay namin sa freezer ng amo namin kasi pag Ramadan na, pag gusto niyang kumain ng ganyang putahe, yung mga side dishes lang naman, kukuha lang kami sa freezer. Kasi dito, sila dito, mahilig sila yung pagkain na nilalagay sa freezer, yung mga side dishes. Ayan na, nilagay, tinanggalan ko na sila lahat. Ayan, sana, sana mag-enjoy kayo mag-nood sa video ko na to. Sana pakishare naman. At salamat sa inyo, sa support niyo sa akin. Ayan, bilisan mo na dyan. Ang tagal mo matapos. Gusto ing-ihi na ako niyan. Pinigilan ko lang para lang makatapos ako. Kasi gusto ko nang umupo. Wala, hindi ako natulog. Hindi ko napahinga. Kasi gusto ko malabhan. Ayan, pinasok ko na siya sa loob. Ayan na, binit-bit ko na. Pagod ang atsay, ang itsura, ang pagod na pagod. Pagod ko sa... pagod na buhat sa upuan, sobrang bigat. Ayun, thank you Lord. Nag-ano ko rin. Nakaya ko rin. Pag-guys for watching. Nakapanayos ko na.